And kung mapansinin natin, Blackish International, they bound out the Exburg and yeah. Lunok. So most probably, ang mga susunod. Kasi kung titingnan natin ngayon yung lineup ng Blackish International, dalawa or tatlo na nga yung talagang pang-sustain dito. So tinanggal na agad dito ng Blacklist International yung true damage and even the burst na pwede ibigay ng Lunox. Dahil nakita naman natin kanina how good Echo Philippines was with the Lunox as part of their lineup. Anyway, Echo dito, again, pinick nila yung Claude, which is scaling, at binan nila si Granger. So I'm kind of thinking, kasi merong interview yung Blacklist International, sabi nila baka pwede sila maglagay ng mga tank. Tank core. So, nakikita din natin, or I'm sure yung mga nanonood ngayon, during their ranked games, nakaka-experience sila ng Barats na core. Yeah, exactly. Kahapon naglaro ko kahapon. Diba? Barats core. Nataka pa ako eh. Naisip ko, okay, effective kaya to. Well, pero talo kami nun ng Barats core. Pero nakikita ko yung potential, lalo pag meron pang support na ano na Angela, Rafaela, or Este, especially talagang siya yung magiging main front line. So, tingin ko, yun yung sinasabi ni Wise dito pati ni Venus na ini-expect natin na surprise from Blacklist International. Possible, pero pwede pa rin itong maging frontliner talaga, dedicated yes. frontliner ng Blacklist International eh. Kumaga, ang daming pwedeng i-mix and match or pwedeng baguhin dito for Blacklist International, same goes with Echo. And ang ganda nung next, sumunod na pick dito ng Echo Philippines, which is yung Lapu-Lapu. Kasi cool. Kung possible na magiging core Barats nga to, pag kinuha nila si Lapu-Lapu, kulang pa na isang pang side for yeah. the side of Blacklist International. But Echo, pwede silang mag-mage ulit on the side lane, on the gold lane, para may pang-burst pa rin ulit sila dito against mage the SS of Blacklist. But Bruno, grabe ang ano dito, mind games for Blacklist. So meron pa din silang Chu. So, Barca, I think it's pwede pa ulit mag-interchange. Pwedeng Barats na tank. Pwede din Cho na mid. Fars, tama si Ani. Yeah, tama si Barca ata. Pwede din Kags. Yeah, Kagura is good. Basta pang ano dito. Basta pang burst from Echo. Kasi gaya nga na sinabi natin. Okay. May kita natin isa sa mga Digimon sana natin. Well, ang nakikita ko dito, medyo nagustuhan ko yung composition ng Echo. Meron silang early game pick-off with the Harley. Ang mangyayari dito is, yung pinagustong-gusto ko dito is yung Lapu-Lapu eh. Kapag, especially if you're up against Blacklist International tapos meron kang Lapu-Lapu, since gusto nila yung ube strat, yung five-man group up, na nai-utilize dito ni Lapu-Lapu yung mga skills niya just such as the Bravest Fighter, yung Jungle Warrior, yung Justice Blades, yung AOE na damage as a fighter. So malaking tulong yung plus the stun kapag tumama yung ultimate niya. So, and also with the pick of capability ng Harley, tingin ko kung maging successful man yung early game ng Echo, this might be, we might really go for a game 3. Actually, nang nakikita ko dito, maganda yung Lapu-Lapu in a sense na kapag nagamitan siya bigla ng ano, ng dito na welcome, may Bravest Fighter siya para manegate yun eh. Yeah. Mau-offset niya yun eh. So, it's a proper answer para sa isang Barats na, para sa isang hero na laging in range ng isang Daytona's Welcome. Ngayon, dito natin makikita kung paano talaga maglaro etong Echo. Ngayon, nakikita natin na 18 minutes daw usually ang nagiging game. So, ginamit yon ng Echo to their advantage na kuha tayo ng dalawang marksman. Mm-hmm. Pwede tayo kumuha ng RK3 mid, pwede tayo kumuha ng Benny Cutie Claude. Tapos, ang gawin natin para medyo kahit papano ay masabi natin na may laban tayo to the early game, kuha tayo ng Hades na Harley. So, mas nagiging nagkakaroon ng ano eh, ng steady flow yung laro ng Echo Philippines. Kaso yes. Kasi, ito yung mga klase ng lineup na hindi pwede mabungi. When I say hindi pwede mabungi, hindi siya pwedeng, kapag ka-early game, naghari si Harley, dapat yung dalawa sabay din nakakasunod. Pagka maganda yung early game ni Harley at hindi nakakasunod yung dalawa, lugi sila sa late game. Doon nagkakaroon. Kumbaga, parang Marvel Cinematic Universe, kailangan sumusunod ka sa pace. Mm-hmm. Kapag ka may nawala doon sa isang pace na yun, yung storya, sira. Bungi. Ganon. Bungi na. Ayan, kasi kung titilan din natin, si Harley talaga, pang early game lang siya. So, ang possible dito na maging ang gameplay ng Blacklist International is, huwag muna natin pansinin si Harley, focus muna tayo sa sides para later on, walang pwedeng iibidaw dito na damage yung Lapu-Lapu. But
ang nakikita ko naman dito is, yes, pwede kasing umabot ng late game naman si Harley. May damage output pa naman siyang mabibigay. Ang pinaka-problema mo is kapag ka late game kasi, or mid game, doon dumarating yung panahon na kumukuha na ng Winter Truncheon yung mga tao. And immortality. And yeah. Immortality. So, na-offset na yung Deadly Magic, pati yung combo mo mismo. Ngayon, kapag dumating sa point na si Oheb na naman dito, nag-God mode na naman, there may be a chance sa Deadly Magic, madodge siya lang ng isa. And it wouldn't really matter for Oheb kasi kapag nandun siya sa loob, at pumindot siya ng Winter Truncheon, kahit nga hindi niya pa makuha yung tamang timing, babalik din yung buhay niya as long as madaming tao doon. A lot of things to consider for the side of Echo Philip Echo, but nakikita ko dito na it's a bit complex kung paano nila gagawin kasi may phasing nga. Pero kung may team na kaya mag-pull off neto, Echo ang makakagawa kasi nakita mo naman yung pinakauna nilang performance nung game number 1. Actually, maganda rin yung performance ni RK3 kanina. Silent maneuver siya for Echo. Hindi siya masyado napapansin during the team fight. Pero kung every time na binibitaw niya yung kanyang ultimate for that Beatrix, talaga nagpupulasan yung mga players dito ng Blacklist International. So yun yung sinasabi din dito ni Butters na out of all the teams din or yung gantong klase ng strategy, talagang Echo yung may capability na mag-pull off nun. Kasi parang very fluid sila maglaro in a way na hindi mo napapansin na, uy, mataba na pala si, may item na pala dito si RK3. So, there are specific players lang din na talagang tinututukan ng Blacklist International. So, I think for Echo, for this series to extend, kailangan mas maging aggressive si RK3. Kailangan nila mas maging aggressive. Or, pwede rin nila siguro gawin, correct me if I'm wrong, utilize sila yung wave clear na meron ang isang Beatrix. Yeah, talagang based din kasi mag-clear ng Beatrix. Mm. Pati yung mga ultimates niya is almost AoE na pwede niyang gamitin. AoE low cooldown na pwede niyang gamitin sa mga creeps. And also sabi mo kanina pulasan eh. Mm-hmm. Parang meron siyang panic button na parang pulasan, di ba? Parang isasang mo dito, ayos tayo onte, tapos babalik na naman. Parang siya yung taga-istorbo lang ng mga ng position ng ube, which is really effective. Kasi nakikita natin na nagkakaroon ng peak of potential. Pagka nagpulasan yung Blacklist International, kuha ng isa, wala na agad. Kulang na agad yung ube strat talaga. Hindi na siya ube, ano na lang siya, be. Be. Alam mo, parang nag-jackstone si Tadstone eh. Binatang niya. Tapos sabi niya, gumano. Parang mag-jackstone ah. Magaling ako. Mahaba kami ko ito, mahaba dalili ko. Sabagay. Kahit kung tumalik sa kayo, ano pwede mo kuhanin? Isang kumpul ko wala. Pero ikaw, anong tricks kaya mong gawin? Mga around the world. Oo, baganon pa ako dun oh. Pero looking at the lineup naman ng side ng Blacklist International, let's give them the spotlight then. They're match point away from taking their 8th series win dito. Ooh, grabe. Actually, pag nakuha nila yon, mapapantayan na nila yung naging performance nila or yung all-time high nila. So, milestone to for Blacklist International if ever they win this match. So, yung mga kailangan din natin abangan. Pero meron ako naiisip kasi during a game, nakakita tayo ng double laning. So, kung isa-side dito si Claude, pwede ba mag-double laning ang Claude para mas mapabilis yung kanyang ano? Paano to? Parang old school, no? Na Claude na merong kasamang tank. Parang way back season. Pagka-clear niya ng isang minion wave, yung support mo sa mid, papunta ng bot, tapos ikaw mag-clear ng mid. Para talagang dalawang linya yung kinukuha mo na minion. Mm. Possible ba yun? Kaso parang pwede din siya mahuli. Karamihan kasi, ang ginagawa ng pagpanagkuklod talaga, clear ng isang wave, tapos yung mga jungle creeps, tatahiin mo yun, then Art of Thievery, pagpunta mo dun sa mid lane na talagang laging pinupunta ng mga klod, Blazing Duet ka agad, tapos balik ulit sa lane. Ang nakikita ko kasi, yes, pwede yung double laning. Kaso kasi marksman, scaling marksman din yung nasa gitna eh. So kapag ka nag-double laning ka, in-accelerate mo yung farm ng isang klod. Pero ang ginagawa mo, tinatanggalan mo ng farm yung Beatrix naman. So ang nagiging area doon is nagiging sitwasyon doon is kapag ka may marksman ka doon sa may taas, pinapunta mo sa may gitna, yung isang marksman nagiging pang wave clear siya. Mm-hmm. So tingnan natin kung paano yung approach na gagawin ng Echo kasi lahat naman ngayon, teorya pa lang eh. Ngayon, makikita na natin sila in action. Yan, tingnan natin guys kung makakita ba tayo ng game number 3 again.
Echo laban sa Blacklist International. Ang dami nating naging inputs sa kanilang mga lineup. It all boils down to the execution at kung sinong team ang magiging mas malinis ang rotation. So, battle between Oh My Venus and RK3. Pagalingan, sumuportodo sa kanilang mga jungler dito on this game. Oo nga naman. Kung mayroong protektodo, mayroong suportad. Suportodo. Oo, itodo mo na lahat. Tatandaan mo, galit sa sakit. May malasakit. Akala ko kakanta kayo, napakasakit. Hindi, galit sa sakit. Napakasakit, Kuya Benny. Pag mamaya si Edward yung masakit, pag si Edward yung masakit, napakasakit, Kuya Eddie. Kuya Eddie. I like it a lot. Pero yeah, again, Blacklist International, gaya na sinabi natin, during their case to victory, kailangan lang, seriously, you just have to do what you do. Yun ang kailangan nilang gawin dito. For Echo naman, sabi natin, kailangan mas maging aggressive sila. Now, Echo, meron silang Popoling Koopa this time. Ano yung magiging difference niya knowing na Matilda kanina yung gamit ng Echo? Well, maganda yung kanyang knock-up. After using the Circling Eagle, so pwede niyang panghuli yun. At least, hindi makapag-guiding wind ka agad si Raflish, or rather si Matilda. So, I'm talking about Raflesia pala. I'm talking about Raflesia, yung knock-up niya, malaking bagay yun kapag merong pumapasok such as Haji. Nakita natin yung performance ni Haji previously sa mga laban nila na mahilig siyang pumasok sa loob, kahit sa loob ng tier 1 turret, para lang makakuha ng disjoint, para lang makakuha ng displace rather, using the way of the dragon. So, with that knock-up, and also kung sakali makapasok dito si Blacklist International, that is enough para mag-react ka agad yung Echo. At alam naman natin, when it comes to reactionary play, yung surprise factor na meron dito si Hades is parang mas nagiging potent kapag mga ganun klaseng setup. Kumbaga kailangan niya dito makangat-ngat kahit isa't yes. Mapahinto from time to time. But yeah, Echo Philippines dito nakaposisyon na din para mag-counter against this third objective na sinisimula ng Blacklist International. Again, Bruno, nakita natin yan, masisecure ng Blacklist. And ito yung sinasabi natin, pulasan. So, objective, tapos alis. Yan ang nakita din natin for game number one. Although for Echo, hindi pa natin nakikita. Kumbaga nagpa-farm pa dito si parang Hades natin. Pero later on, masakit to for sure. Yeah. At makikita natin si ano eh. Kumbaga isa pa dito yung, since he's already level 4, we might see na yung Echo ngayon yung magsisimula ng fight. Pero napakagandang start na ito para kay Benny. Energy shields talagang na-take nila ng todo. So si Benny ngayon, meron siyang hot start. As compared doon sa kanyang counterpart na si Oheb. Kumbaga na dito, nakukuha na agad ng Echo Philippines yung mga tempo na gusto na mangyari for Benny Cutie. And yeah, ganyan sinabi natin, very technical yung dalawang teams natin. Nagkakakitaan, pero hindi pa sila nagbibigayan, hindi na nagbibitaw ng mga skills. And RK3, nandun agad yung damage na mabilis na agad ang kanyang pag-clear dito at pagkuha ng mga neutrals against Blacklist International. Echo Philippines, parang ano eh, ang ginagawa dito ng Blacklist, iniiwasan nila na magkaroon ng spot dito yung Harley din ng Echo para makapagbidaw ng kanyang deadly magic. So, what we're seeing right now, mirror rotation pa din for both of our teams. And Benny Cutie, ginamit niya ang kanyang Blazing Duet just to clear the minion wave. Again, kailangan nila dito muna ng mga items. Kailangan na mag-scale. Yung mga dapat mag-scale na heroes dito for both of our teams. Oo, pero tingnan mo ngayon si Wise. Ganito talaga yung signature Bruno playstyle. Actually, kahit yung ibang teams ginagawa to, na nakapagsama-sama sila, kapag nakapunta, sabihin natin, level 6 or level 7 ang isang Bruno, pupunta agad yan para mag-take ng energy shields. At yun yung dinideny ng Echo eh. Hindi nila bibigay yan. Kasi, ano yan eh, yun yung death ball na ginagawa usually ng isang Bruno strategy. Na kapag na-take niya yung turrets mo, from there on out, tuloy-tuloy na kasi nagmi-minjan yung energy shields ng one item difference between your marksman and the enemy marksman. Yeah, and to add to that, Butters, is alam naman natin, from the previous performance din dito ni Wise using his Bruno, dalawang item lang, okay kaagad. Scarlet Phantom plus Berserker's Fury. Pero ito na nakuha dito ni Hades the Turtle. Napakasakit na damage dito ni parang Ohem natin. Tapos sakto na naman yung sustain from our walking ambulance for the side of Blacklist International. Nandun yung damage, pero nandun din yung sustain ng Blacklist. So for that, 2-0 natin naging score. Blacklist International, nakakuha sila ng dalawang players against Echo, but
Hades will secure that turtle. Although during that team fight, was it a good trade for Echo? Nakuha nila yung turtle pero nabawasan sila ng players? Well, para sa akin, mas okay pa rin na... Well, depende siguro basta hindi nakukuha yung core heroes para sa side ng Echo. Since it's just the start, umpisa pa lang eh. Ang nakukuha kasi ng turtle, or kapag napatay mo yung turtle, other than the gold, or other than the buff na merong ka ng shield, yung attack damage, additional magic attack, meron pa rin yung gold na binibigay para sa lahat ng members for your team. So, economy agad yung pwede niyong ibigay dito, and also yung protection. Mas nagiging aggressive ka or mas capable ka maging aggressive dahil din sa mga shields. Yes. Binibigay nun. Tama ka dyan, TDC. Pero grabe yung laban natin. Talagang bottleneck yung bantayan sa may bottom lane. Kanina pa nakapwesto doon majority of our players for both Blacklist International Echo Philippines. Alam nila kung ang ginagawa dito ng mga kalaban nila. And ang very deadly dito for Echo is that talagang free farm din si Wise. Sabi natin kanina during Keys to Victory, kailangan iwasan na maka-free farm si Wise. So later on, we will see kung ano na yung bunga ng mga na-farm dito. Both Benny, both Hades, and even Wise of Blacklist International. Kasi si Benny QT din dito. Kanina pa iniikutan, pero hindi siya natitake down talaga successfully ng Blacklist International. Wow. Genius Wand and Azure Blade para kay Hades, pero hindi pa siya nakakakuha ng pick off eh. Yun yung pinaka-importante sa side ng Echo Philip, ng Echo, na makakuha agad sila ng pick off, magamit, ma-utilize nila yung deadly magic to its full potential. But unfortunately, sobrang safe ng Blacklist International, hindi sila sumasalubsob. Ito na Blazing Duet, kasama po na deadly magic, pero nakasalubong si Oh My B. Kaya naman pala, Genius One ang inuna because of that magic penetration na kayang ibigay dito ng ating Harley for Echo Philippines. Pero sa may badalikod natin, we have a team fight. RK3 will secure that kill. Tapos, pwedeng dumiretso ng turtle. Pero Haji, nasipat ko nasaan. Si parang courtesy natin. And again, Echo, ginugulat tayo sa mga possible pickups nila. Ang sakit na pala ni Hades. Di tayo makaget over. Doon sa nangyari sa may bottom lane. But Echo ngayon, diretso lang pagkuha ng objective. Si Edward, Haji, and Oh My Bilang ang gagawin ng movement to contest that one. Bullet Retribution, masecure din dito ng ating Echo. Echo louder! Edward ay patay sa kamay din ni Hades sa mga ng Blazing Duet para kay Benny Cutie. Sinipa pa palayo ni Haji and Echo. Pwede nilang sirahin dito yung tore sa may gitna. And Haji. Uy, grabe. Hindi pa pala tapos yung laban natin, RK3. Press member record. Curtis! Benny! Napakabilis. Double kill para kay RK3. Grabe map awareness dito ng Echo ngayon sa ating laro. Alam mo, you talked about this earlier, pero Grabe naman si OF dito. Hindi pa pala tapos talaga yung laban natin dahil nandito naman tayo sa middle lane pero may bawi ang Echo. Pero yun yung mga panggulat, kumbaga, nabiglang dating ng mga players natin for this team. Grabe na nangyari to. Napuwersa ng Echo na gumawa ng mga plays na questionable dito yung side of Blacklist International. Oheb knew that he had damage output pero it wasn't enough damage para ma-take down yung members ng Echo. And now, dito nagkaroon ng space huminga yung side ng Echo. To be perfectly honest with you guys, Benny Cutie is farming at a state na parang hindi na siya pipigilan. Tapos, yung kaninang sinasabi mo, Chantel, na Genius Man first, ito na talaga usually yung ginagawa. Dahil doon sa changes na meron doon sa passive ng isang Harley. Dahil nga nakakapag-reduce na siya in the first place ng magic defense, ang ginagawa naman nila ngayon is dinadagdagan lang nila yon with a certain amount of penetration and dinadagdag pa nila yung passive ng Genius One para maging okay talaga yung negation. Oh, okay na okay. Nasipa pala yung si Hades pero flicker out para kay Haji dito. Grabe yung free hit. Damage per second. Pero yun nga lang, Haji is down. Sa kamay dito ni RK3. Grabe, solido dito yung naging rotation na Echo. Kung baka kung saan sila dumadaan, meron sila nakukuha either a kill or an objective. And again, Blacklist International, pwede sila dito mag-retaliate. Meron silang Alice, meron din silang Barats. Kaso, for Blacklist, ano yung pinaka kailangan nilang antayin para makasagot dito sa aggressiveness ng Echo? Well, kailangan nila dito makakuha ng proper position. Hindi pa kasi, it's not ubi time pa eh. Hindi pa sila nagsasama-sama jutsu eh. So, ang kailangan nila dito is mabantayan si Wise kapag nakakuha na siya ng kanyang second item. Scarlet Phantom is available. They're just waiting for the Berserker's Fury. At yung initiation ni Oheb. So, I think malaking impact yun
at lalo pag nakahuli dito si Edward. Eto na, nakakuha ng Blacklist International ating Lord. Napadaan lang, nakakuha pa ng Lord. Pero courtesy dito, hindi papapalo. Napat ang kanyang tinamaan. Pero nandun patay dito si courtesy. Pero habol ba? Hindi. Tatakas at lalayo ang Echo. Grabe nangyari doon. Kayo nagsimula ng Lord. Pero nakuha at na-secure dito na Blacklist yung Lord na yon. Ang hirap for Echo. Hindi magiging malakas ang Blacklist International kapag kapaisa-isa sila. Pero mind you, if nagsama-sama sila at nagpilit sila ng clash, ganito yung possibilities na nakukuha nila. And behind sila ng todo kanina and right now, 1K na lang ang kalamangan nila in terms of net worth ng Echo at sa kanila pa napunta yung Lord. But si Hades may sagot dun, sabi Grabe. Niya. Grabe. Teka lang, kaya kita i-take down eh. Hmm. Easy ka lang. Sakto pa, wala ding ano, wala ding pagkukuhanan ng buhay doon actually si Oheb. So magandang ginagawa din ni Hades actually kasi nakikita niya or kinukuha niya agad yung mga possible na pwede niyang kuhanin. And for Echo Philippines, mabilis na lang madedepensahan yung Lord na ibinitaw sa kanila ng Blacklist International. But again, Echo, Hades, trabaho lang. Oh, parts lang. Oh, kumaga, after securing a kill against Oheb, diretso lang sa mid lane at kuha ng Tore. Wind of Nature. Yeah. Agad dito for the clutch. Kay ano, pati meron na ring Wind of Nature dito si Wise. So parehas, well, actually for a marksman hero, ito talaga yung mga kailangan na kailangan, especially up against the physical attack damage and then the RK3 against RK3, yung kanya ni Virus Passion. And once you hit the Wind of Nature, meron kayo enough time to hit or to play aggressively. Pero ang nangyayari dito, yun, isa rin yung sa mga components na kailangang makuha ng Blacklist International eh, yung safety ni Wise, kasi hindi na enough dito yung healing kapag nakapasok yung Echo, especially up against the Lapu-Lapu. Kasi talon-talon yung Lapu-Lapu eh. Nagkakaroon din siya ng opportunity to reach the backlines easily. And plus yung combo pa dito na Hades, yung kanyang deadly magic. So malaking bagay talaga dito yung Wind of Nature. And dun sa Blazing Duet, para sa Blazing Duet dito ni Benny Cutie. And talking about Benny Cutie, meron siya Malefic Roar, so that's a lot of armor, physical armor penetration para sa side ng Echo Philippines. So yun talaga yung factor. Pag mataas yung armor pen ng isang hero, especially pag physical attack siya, automatic dapat meron ka Wind of Nature. Okay, so para sa ating dalawang teams, tama ka dyan TDZ. Pero yung napansin natin kanina for game number one, parang ganun din. Kumaga na invert lang, dito naman sila sa may bandang to, nagbubuo-buo or nakikita-kita. And again, Echo dito, Hades. Career kills reached 4,000 by the way. So kumbaga napakita niya na yung mga pwede niyang gawin dito. Kanina napatay niya single-handedly si Oheb. Pero take note, he already has the Holy Crystal. Mas masakit ang pwedeng ipakita at pwedeng bigyan dito ng deadly magic ni Hades of Echo Philippines. So far, Benny Cutie is at 1-0-5. Kumbaga siya dito yung pinaka namumulis eh. Nagsasabay sila dito for Hades and Benny Cutie. Para may certain connection na pagka binitaw mo yung deadly magic mo, Blazing Duet kagad. Blazing Duet din ako para may mas additional damage pa. Tapos free hit dito kay RK3. And yung Blacklist International, nakita natin pagdating sa mga teamfights, sinabi kanina ni Waters na pagka magkakasama sila, kaya nilang ibigay yung 100% na pwede nilang ibigay for the performance. But for these teams, ang taas talaga. High-level ML, kumbaga. Ang pwede nating sabihin dito eh. Grabe. This is high-level MLBB. Ngayon, Echo, dito na naman sila naglalaban sa purple na naman ni Wise. Kanina pa yan, pero si Pampleo. Curtis is down. Tapos nandito na naman nag-ultimate si Venus. Pero look at the damage. Edward, tumatang kung Pampleo, free hit si Wise. Ginamit ang Winter Truncheon. Pero RK3, may pili mag-flick out. Same goes with Rafflesia. Tapos, nakakain pa dito. Si paring RK3, Wise with the double kill. At magkakasama, it really is ube time for Blacklist International. Who benefits most doon sa mga narrow spaces na pinaglabanan nila? Obviously, si Oheb matutuwa doon. Si Benny matutuwa. Si RK3 matutuwa doon. Pero at the last possible moment, kahit na takedown nila si Oheb, hindi na enough yung damage output nila para doon sa second part ng laban. Kaya handa sila, oh my Venus, humarap eh. Kasi meron silang Blessing of the Moon God. Hindi basta-basta pinipihit yan ni Ma'am Shu. Ang ginagawa niya, kapag ka talagang tingin niya at the most perfect timing para magamit nila yung full potential ng Blessing of the Moon Goddess, tsaka nila pinipihit.
kapag kabawas-bawas na yung mga members. At alam ni Venus yon. I think that's what makes Venus the best Estes player possibly in the world right now. Dahil alam niya kung kailan gagamitin. May mga times na kailangan mo siyang gamitin na mauuna yon bago yung laban. May mga times na sa gitna mismo ng laban sa paggamit ng isang skill ng kalaban. Or possibly, doon sa dulo ng laban. Pero that doesn't really happen that much. Parang ano yun, no? Parang instincts, parang intuition yung gumagana sa kanya. Laging perfect timing. I completely agree sa sinabi dito ng Butters na tipong yung kanina, yung example natin kanina yung nangyari sa may favorite hotspot, yung heat map dito ng Blacklist Nation and Echo na nailabas na or naiba to na lahat ng Echo yung lahat ng ultimate nila at nag-overstayed pa sila. Kaso ang ginawa dito ni Venus, Domain of the Moon God. Walang aalis sa likod. Oh. Walang aalis sa loob ng bilog. Kumbaga, at napanit sila kagad. Wait, wag kang aatras. Nandito ako. Nandito yung pagbalikbuhan natin. And also, for the teamfight, we have to commend Haji din. Talagang inuna niya si Curtizzi. Actually, for Echo Philippines, isa na nagiging maganda kung bakit very effective din yung pagiging aggressive nila is because si Curtizzi, meron ko na sustain, meron ko pang damage plus sa crowd control. Remember kanina the 4-man setup para sa kanyang ultimate. So, yun yung abang ulit natin for Echo. But yeah, Blacklist International, 58% real-time win rate on this game. They also have the Lord. Madedepensahan pa ba to ng Echo? Tignan natin, meron silang mga DPS, meron silang Blazing Duet. Pero ang ano dito is, yung Blacklist kasi, hindi na kailangan umuwi sa kanilang base. Meron silang Estes dito to sustain. At hindi na nasisira ang inhibitor turret dito ng Echo Philippines. Ako, si Hades mukhang nagtatrabaho din. Nag-aabang dun. Since yung middle lane is already pushing, tinatry ng Blacklist International to cut the wave para at least malessen yung damage. Pero lipat agad sa top lane. Yun ang nagiging call ng Blacklist International. Ubusin natin lahat ng mga outer turrets. More gold for us. Pati mas malilesin yung vision ng Echo Philippines. Tama lang din eh, kasi hindi sila pwede masyadong magano dyan eh. Yung dire-direcho, yung head-on collision sa Echo. Kasi may RK3, may Benny Cutie, tapos si Hades, kung hindi nila i-account kung nasaan, may possibility na tumumba na naman si Oheb agad-agad. So, you have to know kung gaano kalakas yung AoE potential ngayon ng Echo since 16 minutes sa tayo and we're nearing yung 18-minute mark. We are in the late game and we're at the end game now. And sabi nga, si Bonchan daw, nag-snap daw kahapon eh. We're in the end game now. Kaso, di ba natawa nga ako sa reply? Ayaw, mahal sa haba yun. Oh, Curtis, you have set a play. Tapos may hindi na mag-flicker out dito mga players from Blacklist International. Pero nandun pa din, si Hades sa may banda likod, nakita si Oh My V. Flick out para kay Raflisha, tumatakbo dito ang Blacklist International para abutin ng mga players ng Echo. Oh, hey! With that flicker, pero may Winter Truncheon pa. Benny Cutie may flicker din. Makatakas siya doon. Pero take note, RK3, ito yung sinasabi kanina ni Butters na isa sa mga dahilan kung bakit hindi din makaisang derecho ang Blacklist International. Ang ganda team fight for Blacklist. Yes, and also isa pa yung iniingatan dito ng Blacklist International is yung Storm Sword ni Curtizzi kapag nakagamit siya ng kanyang ultimate. So ang hirap mag-deal ng damage. That's 15% per person. At kapag tumama yung Storm Sword, yung AoE niya sa limang hero, that's 15 times 5, 75% damage reduction. So that's enough time for Echo Philippines to go for a burst. Yung kanilang AoE, yung strength ngayon ng Echo. Pero mabalik ko lang sinabi ko kanina, nakakatuwa kasi sa sinabi ni Coach Bonchan na diba nag-snap nga siya, meron siyang kamay yung sinend ng pinost ng Blacklist Agency at Blacklist International. Ano ba yung ending ng endgame? Hindi mo mawawala si Iron Man. Oo nga. No. Kaya sa mga tao, ang tawa. Oo nga. No. Parang, kidding aside, makikita natin dito yung structure eh. Kung paano binuo ng utak ni Coach Bonchan yung ganitong strat ng Blacklist na talagang hanggang ngayon hirap pa rin lahat ng teams na mabuwag. Pero unti-unti, tinitingnan natin, based on the interview rin naman, meron pa for sure na nagawa or naiplano to si Coach Bonchan na different playstyle sa Blacklist International pero hanggat gumagana yung UB strat, stick to the default. Wag natin hintayin na mag-iiba lang sila kapag nahulaan na yung UB strat. Okay, pero si Hades. Oh my god. Na kontra, tapos may pa immortality si Wise. Yun supposedly yung pinakagustong gawin ng Echo. Kaya kanina pa pumapwesto si Hades sa iba't ibang pwesto. Kaso nandun pa din eh. Nakita niyo yung item ni Edward. Naka-windtalker. Naka-windtalker? Movement speed. Tsaka ano yan, mag-creepwalk yan.
Ah, oo. Oh, oh. Mag-creep ko kaya. Nakakita ka naman ng dinosaur na nag-harlem sa harapan mo. Oras the, na. Right. It's time. Ayun o. Ang bilis niya. I'm a dinosaur. Ang bilis na nakuha dito ng Blacklist International. Kumbaga, paano ito eh? For Blacklist, may bag... Kung hindi na babago yung mga heroes nila, meron silang mga bagong ilalabas doon sa mga items naman nila na panggulat against the Echo. But yeah, 10 seconds bago mabuhay dito si Hades. Ang ginagawa ni Hades is targeting kung nasaan si OMIB. Sila ang inhibitor turret dito ng Echo Philippines sa may middle lane at yung Lord doon sa baba dadaan. For Echo, mabilis lang ba silang makakapag-clear na minion wave? This is the enhanced Lord. Yep. And third Lord for this game. Nakikita mo yung Deborah. Deborah. Yan na. Naka-ready na si Deborah. Para ramdam ko, oras na eh. Dalawa sila mag-harlem. Si Haji din. Kanina, Echo Payboard to ah. Ngayon, napunta na sa site ng Blacklist International. And ganito sila, magbalik. Na ibaliktad ang laban. Yung Lord dito, nililiko ni Hades, pero grabe yung hampas, oh. Parang kapatay pa siya ng Lord, but yan nakikita siya dito ni Haji. Easy papasok na rin. Pero tower lock for Blacklist International. Hindi madedepensahan pa. Oh, my Venus will kill Curtis, mga kaibigan. Tapos tower lock, the criticals is real. Agents, your Blacklist International will win this series.